ang Spring Festival, Lunar New Year, o mas kilala sa tawag na Chinese New Year, ay isang malaki at mahalagang selebrasyon na espesyal sa tradisyon ng mga Chino. Ang selebrasyon na ito ay nag-uumpisa sa pinakaunang New Moon at natatapos sa pinakaunang Full Moon ng taon. Ang mga Chino ay naniniwala na ang New Moon ay ang hudyat ng pagbabago ng enerhiya at kapalaran ng tao sa bagong taon. Kaya naman mahalaga na salubungin ito ng may ngiti at tunay na positibong pananaw sa buhay. May mga seremonya na ginagawa dito para sa masaganang ani o harvest sa buong taon. Ngunit sa kabila ng mga dapat mong gawin upang akitin ang buenas sa buong taon, ay may mga ipinagbabawal na gawin sila sa unang araw ng Chinese New Year. Dahil nga sa paniniwala na ang lahat ng gawin mo sa unang araw ng taon ay mangyayari at mauulit ito sa buong taon. Ano ang mga ito, Kalaurel? Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ito ang top 10 na hindi mo dapat na ginagawa bago o sa mismong araw ng Chinese New Year. Una, ang pagsasalita ng anumang negatibo ay pakaiwasan. Anumang salita na may negatibong konotasyon gaya ng sakit, kirot, pagpatay, multo, pagkasira, pagkasaid, pagkawala, at kahirapan ay nagdudulot ng malas. Pangalawa, hanggat maaari, iwasan ang makabasag ng anumang seramikong bagay. Kung ito ay nangyari at hindi naiwasan, ay ibalot ang nabasag na seramiko sa pulang tela. Itapon ito sa ilog o anumang anyong tubig pagkatapos ng Chinese New Year. Pangatlo, iwasang maglinis habang nagaganap ang Chinese New Year. Ang pagwawalis o paglilinis ay maaaring gawin sa araw bago pumasok ang Chinese New Year. Kapag ito naman ay ginawa sa mismong pagdidiwang, ay pinaniniwalaan ito ng mga Chino na nagtataboy ng suwerte. Kung dapat talaga itong gawin, umpisahan na maglinis o magwalis sa labas, papasok ng bahay. Ilagay ang kalat sa isang trash bag o sako at saka itapon ito sa ikalimang araw ng selebrasyon ng Chinese New Year. Pang-apat, huwag gumamit ng mga matatalim na bagay sa Chinese New Year gaya ng gunting, kutsilyo, karayom at iba pang tulad nito. Ang mga ito para sa mga Chino ang siyang puputol sa tagumpay at yaman. Kaya naman sa mga Asyanong bansa, walang mga salon dahil ang paggugupit ng kuko at buhok ay itinuturing na malas. Ito ay pwede lamang gawin kapag natapos na ang selebrasyon. Panglima, sa Chinese New Year, ang pagbisita sa pamilya ng asawa ng babae ay itinuturing ding nagdudulot ng malas. Ang babae kapag naikasal na ay dapat na dumiretso lamang sa kanyang mga biyanan o pamilya ng kanyang asawang lalaki. Kapag naman bumisita pabalik ang naikasal ng babae sa kanyang mga magulang, ito ay pahiwatig na may hindi magandang nangyayari sa pagitan ng mag-asawa na naikasal na. Maaari naman bisitahin ang pamilya ng asawang babae sa ikalawang araw ng Chinese New Year. Dito maaari din nilang dalahin pati na ang kanilang mga anak o supling. Pang-anim, huwag maningil ng may pagkakautang sa iyo sa unang araw ng Chinese New Year. Ito ay nagdudulot ng malas sa magkabilang panig. Ito ay ang nagpautang at ang umutang. Dapat lamang na maganap ang araw na ito na walang anumang pag-aalala. Pwede mo itong gawin sa ika-anim na araw mula sa umpisa ng Chinese New Year. Ang pag-utang sa Chinese New Year ay nangangahulugan na magkakautang ka sa buong taon. Pang-pito, iwasan ang pag-aaway o pag-iyak sa unang araw ng Chinese New Year. Sa mga nauna pang selebrasyon ng ganitong kapistahan ay may pumapapel na peacemaker sa isang komunidad upang masigurado na magiging maayos at mapayapa ang Chinese New Year. Pangwalo,
iwasan ang pag-inom ng gamot sa araw na ito. Ang pag-inom ng gamot ay nangangahulugan sa mga Tsino ng pagkakaroon ng sakit sa buong taon. Pero kung kailangan talaga na uminom ng gamot gaya ng mga may maintenance na, ay huwag ipagpaliban ito. Ito pa ang mga hindi dapat na gawin sa araw na ito na may relasyon sa pagkakaroon ng sakit. Huwag magpa-opera, huwag magpa-injection, at hangga't maaari, huwag bumisita sa doktor sa unang araw ng Chinese New Year. Ang mga ito ay hindi dapat gagawin sa unang araw ng Chinese New Year. Pangsyama, iwasan ang pagbibigay ng New Year blessing sa isang bedridden. Gawin ito kapag siya ay wala na sa higaan. Kapag kasi ginawa mo ito, ito ay nangangahulugan na hinahayaan mo siyang maging bedridden o mahiga sa kama sa buong taon. Pangsampu, maganda talagang magregalo sa mga selebrasyon dahil ito ay ang pagpapakita ng kabutihan, pagiging mapagbigay at para mabiyayaan pa tayo. Ngunit may mga regalo na hindi mo dapat ibinibigay sa Chinese New Year. Ano ba ang mga ito? Gaya ng orasan, panyo, matutulis na bagay at iba pa. Para sa mga malas na regalo, hanapin ang video na nagawa namin sa channel na ito. Para sa Chinese New Year, ito ay marami. Pero kung iyong iisipin, ito ay parang isang magulang na nangangaral na ang mga ito ay iwasan mo dahil ang mga ito ay para lamang sa ikabubuti mo. Marahil iba ang kaparaanan ng mga Tsino sa pagdidiwang nila ng ganitong selebrasyon kumpara sa atin. Ngunit ang mga bagay na mayroon ito ay nabuo ilang libong taon na ang nakakalipas. Mula sa paniniwala, mga mabubuting hangarin at kahilingan, pati na ang mga pag-aalala ng mga Tsino para sa kanilang kinabukasan. Ang pagrespeto sa iba't ibang paniniwala ang dapat na mamayani pa rin sa isa't isa. Huwag kakalimutan ka, Laurel, tayo pa rin ay masahatak ng buenas o swerte kapag nakita ng nasa itaas kung anong puso o damdamin mayroon tayo para sa ating kapwa. Kung Hey Fat Choy, ka Laurel. Alalahanin, nasa puong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Earth Fidel Rosario. Thank you for watching.